Tumayo na po ang lahat. Purihin ng Panginoon, mawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkababa. Sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kakaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, bawit ng kagalakan, tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na sa Sabado tayo ng 13 na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na nasinuno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon natin para sa kapayapaan sa mundo. Ang intensyon para kay Isidro Siropia Sr., ang intensyon para kay Helen Manuel, at ang intensyon para kay Arthur Pascua. Mga kapatid, kinuha ni Jacob ang pagpapala na para sana kay Esau sa kanyang ama na si Isaac na hindi na makakita. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano magiging matapat sa patutuo natin sa ating buhay na hindi sa ayuno bagkos sa isa sa puso na pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo ay tumitingin sa mga detalye ng mga bagay-bagay na kuminsan hindi naangkop. At dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaluob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag
sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita, kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa. Lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahibo, binalutan niya ang balat ng kambing. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahi na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto niyong pagkain. Bumango na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang si Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob, sapagkat ang mga bisig nito'y malabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak at hagan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuutan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad, ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo'y ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpapalain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti.
Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay narapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Tigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipa na. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan kung anuman kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-ayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdadalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuutan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mauwasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng 13 na linggo sa karaniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Ang atin pong mga pagbasa ngayong araw ng Sabado sa 30th linggo ay tungkol sa pag-aangkop ng ating buhay. Kung sasabihin nating angkop, ibig sabihin dito na para bang maayos. Maayos lahat. Kung ano yung damit mo ay naayon sa okasyon o naayon sa inaasahan. Kung ano yung kagawian at kalakaran o gawa mo ay ayon din sa
isang okasyon o sa isang grupo o sa mga tao na umaasa na ganito dapat ang mangyari. Ang pag-aangkop ay bahagi ng ating kultura. Kultura rin ng buong Asia kasama na ang kultura ng mga Hudyo. Sa kultura ng mga Hudyo, iangkop nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng isang tradisyon na tinatawag na firstborn, yung panganay. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Genesis Kapitulo 27, versyo 1 hanggang 29, ang tradisyon na ang tatay na matanda na, kailangang basbasan niya ang kanyang anak kung sino ang magiging panganay. Si Esau at si Jacob ay kambal. Pero ayon sa nauuna o tradisyon nila, ang nauna na ipinanganak ay si Esau, kaya si Jacob hindi siya magiging panganay. At kakaiba ang kanilang ugali at ang kanilang pagkatao. Si Esau ay mahusay na mangangaso. Si Jacob naman ay inaalagaan ng kanyang ina na si Rebecca na mahusay sa ibang paraan. Ngunit noong basbasan na ni Isaac na matandang-matanda na hindi na makita si Esau at pinahanap ito ng isang kakainin na karni, ay pinaghanda ni Rebecca na si Jacob na siya yung magiging panganay at mabasbasan bilang panganay. Kaya pinagpala at binasbasan ni Isaac si Jacob upang siya ang magiging panganay. Hindi angkop ang ginawa ni Jacob dahil kanya pong ninakaw ang pagiging panganay na tradisyon na para sana kay Esau. Pero dahil nangyari na, mula pa rin sa kanya, magmumula ang henerasyon, ang mga salit-saling lahi na kung saan doon magmula ang Mesiyas. Kaya kailangan na purihin ang Diyos anuman ang ginagawa ng tao. Kaya po sa ating Salmo 134, ang bayan ng Diyos, abigyan ng Diyos ng bayan ng Israel ang papuri sapagkat siya ay puno ng kabutihan. Na sa kabila ng kabutihan ng Diyos, mayroon pa rin isang tao o ilang tao na hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Pero gumawa pa rin ang paraan ng Diyos na sa kabila ng lahat ay magkaroon pa rin ng katuparan ang kanyang plano o proyekto para sa kanyang bayang hinirang na Israel kahit ang basbas ng panganay ay nakuha ni Jacob na siya yung magiging Israel, na siya yung pagmulan ng 12 tribo, na siya yung pundasyon ng bayan ng hinirang ng Diyos na Israel. Sapagkat si Jacob ay magiging Israel at ang kanyang 12 anak ay pagmulan ng 12 tribo na siyang pundasyon ng hinirang na bayan ng Diyos. Pero kinakailangan na tingnan natin ang pag-aangkop ayon sa hindi lang sa tradisyon na tinatawag na tradisyon ng itinuturo ni Moises na tinatawag na Torah. Dapat rin tingnan ang panibagong mga tradisyon gaya ng tradisyon ng mga propeta at tradisyon ng mga kaalaman. Ang tradisyon ni Moises ay tinatawag na tradisyon ng Torah o pagsunod sa mga utos. Ang tradisyon ng mga propeta ay tinatawag tradisyon ng mga Nebiim na siyang nagtuturo
paano magpapatuloy ang bayan ng Diyos sa kabila ng lang paghihirap o tinatawag na pagkatapon o exile, sila'y mabigyan pa rin ng gabay. At pangatlo, paano mamuhay ayon sa buhay na sa kalooban ng Diyos na ginagabayan ng aklat ng karunungan o kitubim. Dito sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 9, Bisyo 14 hanggang 17, dito naman ay sinasagot ng ating Panginoong Hesus ang makitid na paningin ng mga Pariseo. Lumapit ang mga disipulo o mga alagad ni Juan Bautista sa mga alagad o mga disipulo sa ating Panginoon at ang ating Panginoong Hesus at nagtatanong. At simple ang tanong, malimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Tanong nila kay Kristo. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus, maaari bang magdadalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ito yung tradisyon ng pag-aayuno. Na ang pag-aayuno ay bahagi ng bayan ng Israel upang sila ay magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sila ay hindi kakain ng pagkain na buo bagkos isang pagkain lang tuwing gabi at yun lang. At liquid diet na lang ang kanilang iniinom. Nagkaroon rin sila ng iba't ibang klaseng ayuno, lalo na si tinatawag na Yom Kippur, panahon ng paghihinagpis, panahon na magkaroon ng kalungkutan sa pagsisisi sa mga kasalanan. Mayroon ding mga kilusan na nagpalaganap ng pag-ayuno, gaya ng mga Pariseo at gaya ng mga Essenes. Dito sa ating Ebanghelyo ngayon, ang nagtatanong ay ang grupo na mga alagad ni San Juan Bautista at ang grupo ng mga Pariseo na kung saan mahigpit sila sa pagsunod sa pag-ayuno sapagkat ang pag-ayuno ay bahagi ng pagsabuhay ng kabanalan. Ang sagot ng ating Panginoon ay simple lang. Simple na pagpapahayag na siya ang Mesiyas na inaasahan. At ayon pa sa pagtuturo ng mga propita, at ito'y makikita halimbawa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 54, Verso 5, ang bayan ng Israel ay asawa ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Na ibig sabihin, ang ating Panginoon siya ang Mesiyas, siya ang lalaking ikinasal sa bayan ng Israel. Habang nariyan ang lalaking ikinasal, hindi dapat mag-aayuno ang lahat. Dapat maging masaya at magkaroon ng kagalakan. Pero sinasabi na kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ibig sabihin, pinibigay na natin Panginoon at sinasabi sa kanila, siya ay patayin ng mga Pariseo at dahil doon, pwede na silang mag-aayuno. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi pa tungkol sa pag-ayuno. Kung paano magiging angkop ang kanilang kagawian at aksyon, hindi sa tradisyon, bagpo sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi niya, ang una ay tungkol sa pagtatagpi ng kayo o ng tela. Dapat ang luma na tila ang gamitin para sa luma na kasuutan. Ganon din ang pagsisilid ng bino. Ang kanilang mga sisidla ng bino ay mula sa balat ng kambing o dili kaya balat ng tupa. Ang mga bagong balat ay malakas pa. At itong bino na bago na nagpipirment pa ay kayang-kayang isilid sa bagong sisidlan.
Pero kapag ka ang bagong bino ay ilagay sa luma na sisidlan, ito'y puputok at masayang. Na ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, maangkop sana ang ating pagtingin sa buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa mga detalye na mga batas at mga tradisyon maligtas ang tao. Hindi sa mga nobina at sa mga kaugalian o kinagalian ng mga tradisyong pangdebosyon. Hindi sa kung anong panalangin ng mga debosyon natin. Bagkos ang pag-aangkop ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos na higit sa lahat. At pangalawa, ang pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Yun ang mahalaga. Hindi ang mga detalye ng kung ano-anong mga utos na isinasagawa ng mga tradisyon ni Moises. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, at ito'y napakahalaga, sinasabi niya, ilagay ang bagong alak sa bagong sisidlan. Oinon niyon is askos kaisos. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi tayo magkaroon ng mahigpit na pagtingin sa mga batas, sa mga patakaran, sa mga tradisyon. Bagkus tayo ay tumitingin sa kalooban ng Diyos na walang iba. Ang pag-ibig para sa Kanya at ang pagmamahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Doon nakasandi, doon dapat nakasalalay ang lahat ng ating ginagawa para sa Diyos. Huwag masyadong makitid sa ating pagtingin sa mga tradisyon na kung minsan ating makikita na ang pagpasunod nito ay gawa na ng tao. Ating sundin ang tunay na utos na nagmula sa Diyos upang tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At yon ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Yon ay mahalaga sapagkat ipinapahayag na nasa pag-ibig tayo'y iniligtas. Nasa pag-ibig tayo'y makaalala na hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan at atin pong itutugon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lingwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kesa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit,
Pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami na ang pamagitan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamasayo. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin ang batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat, gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa paglingapat ng loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos ay pinaglusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pag-ilim pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagugunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smita ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayo din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na himlami, pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karagalan mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabuli ng maglalain na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tumuhod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Pagal kayong love.
nabubuhaw sa mundo. Dali kumain, tuminom kayo ng hain ni Hesukristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Kayong mga napapagal, kayong nauunghaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Hesukristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos ang Satanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halikayong mga napapagal, kayong nauungaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Hesukristo. Susang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauungaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Hesukristo. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay naman kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukaristiya, Banal na Misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sarayon ng Quiapo, kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap. Salamat po sin tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misa natin ngayon. Iangkop natin ang ating puso at isipan sa kalooban ng Diyos upang tayo mamuhay na matuwid. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kiningan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng misyon nito na may malalang pangako nun sa binyag na ikaw at niibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ang aking taglay ng payapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.